Sa mga naging laban ng Blacklist International nitong mga nakaraang linggo ay mapapansin mong unti-unti na talagang nakakapag-adjust ang kanilang mga rookies na sina Super, Red at Yue. Akala ng marami noon mararamdaman natin sila pagtungtong pa ng week 4 ng regular season pero tila maaga nga yatang nag-activate ang dalawang ito dahilan para makuha nila ang sunod-sunod na panalo. Ngunit kabatang, tama pa rin ang prediksyon ni Boss D ngayong mga oras na ito dahil para sa kanya, noong hindi pa nagsisimula ang regular season, ay mauuna di umano ang Echo at ang Bren. Pero teka, oh boy, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya huwag mong kakalimutang mag-subscribe para maabot natin ng 800k subs bago matapos ang taong ito. Salamat! Unang-una, marami ang nagbigay ng kanilang mga komento noong hindi pa nagsisimula ang S11 na talagang para sa kanila mauuna ang Bren at ang Echo bilang may pinakamalakas na koponan ngayong season. At hindi nga sila nagkamali rito kabatang dahil ngayong week 3 ay nasutuktok namang talaga ang Echo at ang Bren. Nasa madaling salita, tumama nga sina Zapnu at Boss D sa kanilang prediksyon. Pero syempre, week 3 pa nga lang ito kabatang, sobrang dami pang pwedeng mangyari. Gaya na lamang sa team na Omega na kumuha na ng bagong tangke sa kanilang MDL team para palitan si Miko. Maganda ang ipinapakita ng taong ito sa MDLPH pero hindi ibig sabihin ganito rin agad ang maipapakita niya sa MPL dahil ito ay didepende pa kung paano niya malalampasan ang pressure. Pero natatawa lang ako sa pangalan niya na Zone na kung saan bilang tangke kasi ay isa sa pinaka-importanteng trabaho mo ay ang mang-zone at magbigay ng space sa iyong mga kakampi. Na kung saan malamang, hindi na niya makakalimutan gawin ito dahil nakatatak na nga sa pangalan niya na kada segundo ay nire-remind siyang mang-zone. Madalas rin akong makita ng mga pangalan sa RG na Zilong 123, Zilong Main at Gilong na kung saan sila naman yung auto-pick Zilong sa rank game. Pero ito na nga, dahil nauuna ang Echo na wala pa rin katalo-talo at sa season na ito, hindi na Blacklist ang binabantayan ng marami kundi ang Echo na at kung sino ang makakagawang talunin sila sa regular season. Ang mapapansin mo kasi dito sa Echo ay hindi sila nagpabaya o hindi naglakihan ang mga ulo nila noong makuha ang M4 dahil sa kagustuhang makuha pa ang MPL Champion. Kumbaga hindi na wala yung paraan nila ng pag-grind at mas lalo pa nilang dinagdagan ng gigil na makuha ang MPL dahil alam naman nating wala pang MPL Champ ang karamihan sa kanilang mga miyembro. Pero sa totoo lang kabatang sa week 3 ay hindi mo pa talaga masasabing sila ang pinakamalakas kayong season dahil kung ating pagbabasehan ang naging laban nila sa Blacklist ay aminado ang kanilang mga rookies na talagang kabado pa sila noong mga oras na yon. Siyempre, bilang baguhan tapos napatapat ka kagad sa pinakamalakas na team sa buong mundo habay mangangatal ka namang talaga kapag nakaharap mo sila. Pero matapos naman ang pagkatalo na yon ay nakabawi na nga itong Blacklist at nakakuha na sila ng sunod-sunod na panalo. Pero ang tanong, mas malakas nga ba ang Bren kaysa sa Blacklist ngayon? Dahil ang Bren ay natalo lamang rin sa Echo pero lahat ng naging laban nila ay puro na mga panalo na ibig sabihin katulad lamang sila ngayon ng Blacklist. At magkakaalaman na nga lang talaga kung sino ang mas malakas na dalawang koponan sa oras na sila ay magkaharap na sa week 4 ng regular season. Pero bakit nga ba sobrang importante kabatang ng first at second spot na may pinakamataas na puntos sa regular season? Sa lahat ng MPL mula Season 1 hanggang MPL S10, bukod tanging ang S2 lamang ang nagkaroon ng ibang resulta na ang mga nagkakampiyon ay nasa spot ng 1st at 2nd sa regular season na may pinakamataas na puntos. Noong Season 2 kasi kabatang ay nasa 4th spot lamang ang Signal Ultra noong regular season pero sila ang nakakuha ng kampiyonato ngunit sa siyam na MPL kabatang lahat ito nasa iisang pattern lamang na ang nagkakampiyon ay ang team na nakapwesto sa 1st at 2nd ng regular season pagdating sa puntos.
Kaya sobrang importante talaga na makuha ang ispat na ito, hindi dahil sa pattern, kundi dahil dito nagsisimula ang momentum ng inyong team papasok sa playoffs. At syempre, sobrang laking advantage naman talaga na makuha ang upper bracket, lalong-lalo na't makokontrol mo kung sino ang mga teams na pwede mong makalaban. At dahil hindi pa nga naglalaban ng Bren at Blacklist, ibig lamang sabihin nito, ang inaantay na lamang natin ay kung sino makakapwesto sa second spot ng regular season. Pero tandaan, pwede rin namang umalat ang paraan ng paglalaro nitong Echo sa pag-uumpisa ng Week 5. Pero parang sa ipinapakita nila ngayon ay malabong mangyari ito. Pero speaking of Blacklist, kabataan, kung ikukumpara natin yung pagkawala ng V-Wise at naiwan si Haji, Oheb at Edward noong S9, ay tila ibang-iba ito ngayong naiwan si Venus at Wise at Edward dahil nagagawa pa rin lang mag-dominate ngayong season. Pero hindi ibig sabihin nun mahina si Oheb at Haji, kabataan, ha? Dahil nagpapakita lamang talaga, dahil ang pinaka-importante sa isang team ay ang nagkakaisang team ng dahil sa solidong shot call. Ilang beses na nga may nagsabi sa mga member ng Blacklist na hindi sila ganun kalalakas individually, pero solid sila sa team chemistry. At yun kasi yung nagiging pinakapapel ni Omay Venus sa Blacklist. Nagagawa niyang pag-isahin ang galaw ng limang players na kanyang mga nakakasama. Dito na rin papasok si Super Red dahil ang isa sa nababasa ko ay pwede na di amanong hindi papasukin o pabalikin si Oheb sa lineup dahil lumalabas na di amanong ang lakas ng isang Super Red. At ang ibig sabihin nga ba nito ay kahit hindi na magpapahinga si Oheb at gusto niyang bumalik sa lineup, abay mahihirapan na nga ba siyang mapunta sa main 5? Dito papasok ka ba tayong sinabi ko ulit kanina, malakas namang talaga si Super Red. Siyempre, hindi naman nila pipiliin yan kung isa yung mahinang nila lang. Pero ang mas nagbibigay kasi talaga ng malaking parte para mailabas niya ito sa MPL ay ang shot call plus motivation mula sa B-Wise. Sila kasi yung dalawang player na hindi ka talaga papatungan ng pressure sa ulo na kahit pressure ka na bilang rookie ay aalisin nila ito sa mga simpleng salita na magmumula sa kanila. Kaya nga sa mga interview nila, malimit sabihin ni Super Red na ang parati lamang sinasabi ni Wise sa kanila ay ang ibigay nyo lang ang best nyo, manalo man o matalo. Kaya kung sasabihin ng marami ngayon na mas malakas na si Super Red, abay mas malaki pa rin ang kinalamang ni Oheb sa kanya dahil veterano na yung tao at hindi na yung tinatablan ng kahit na anong pressure. Pero ang isa lang na pinaka-inilamang talaga sa kanya ni Super Red ay ito nga yung gutom na may mapatunayan sa paglalaro. Kaya nga ayon sa ilang mga players, kayang gawing kampyon ng V-Wise ang kahit na sinong ikampe sa kanila na kung saan may katotohanan namang talaga ito, kabatang, kung buong pusong makikinig ang mga kakampi nila at hindi magpapakain sa salitang pride o ego. Pero yun na nga, ang pinaka-inaabangan na lang natin ngayon ay ang pagharap ng Blacklist at ng Bren, dahil dito ay malalaman na natin kung sino nga ba ang papangalawa sa Echo. At take note nga pala, nag-a-adjust na ang Omega, kabatang, at hindi rin malabong humabol na ang mga ito sa kanilang mga susunod na laban. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa kung makukuha na nga ba ng Echo ang kanilang unang MPL champion. At syempre, mapapatunayan pa rin nga kaya ng V-Wise na kahit sino ang ikampi mo sa kanila ay kaya nilang gawing kampyon. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Ah.